Okay. Sige po. Bago po ako mag-almusal, papaliwanag ko lang po sa inyo yung pananaw ng mundo tungkol sa pagiging righteous. Ito ang pananaw ng mundo sa pagiging righteous. Ganito po yon. Kasi mabait ako. Matulungin ako. Mapagkawang gawa ako. Philanthropo pa nga ako eh. Diba? Tapos, ganito pa, sabi pa nilang ganon. Nagbibigay ako ng limos. Naghahanap ako ng matutulungan araw-araw. Magalang ako. Meron kaming mga moral standard. Mga ganyan. Mataas ang moral naming pamilya. Traditional kami. Nagmamano. Ganon. Ayan ang, pag nakita ng mundo yan, they will think, oh, righteous sila. Mababait sila. Model sila yan. Mostly yan, salita yan ginagamit. Actually, nung wala pa ako kay Lord, nung wala pa kami kay Jesus, no? Meron kaming masasabing mga kamag-anak. Hanggang ngayon po, hindi pa sila born again eh. Ano sila? Traditional. Oo, traditional po sila talaga na kumbaga nakakandado raw sila dun sa kanilang kinamulatang religion. Actually, most of the Filipinos naman namulat dun sa religion na yan. Okay, and lagi silang nagsisimba. Pagdating, makikita mo, magagalang po sila. And yet, ito po yung mga sinabi ko mga tao na hindi ko ma-open ang gospel sapagkat isya-shata pagad ako. Mamaya ka na nga lang ganun. Ganun po. I mean, okay, fine. Pero ang ano po namin sa kanila, sabi ko nga po kanina, nung wala pa kami kay Jesus, nung malilit pa kami, hindi pa namin kilala si Jesus noon, tinitingnan namin sila as models. Tinitingnan namin sila, wow, ito mga righteous people. Sinasabi ng mga nung lolo at lola namin dati, ng mga malapit doon, tingnan sila, mga ano, they're righteous people, mga ganun. Kagalang-galang, mga ganyan. Okay, so yan ang pananaw ng mundo. Entonces, therefore, sa makatuwid, ang pagiging righteous sa pananaw ng mundo, yung pwede mong gawin, yung pwede mong magawa bilang tao. Pag maganda yung ginawa mo, righteous ka. Iyan ang tingin ng mundo. Ano naman po ang righteousness na nasa Bible? Or should I say, ano naman po ang totoong meaning ng righteousness? Kasi ang nasa Bible, totoo yan. Iyan ang totoo. Iyan ang paniniwalaan natin. Yung nasa Bible. Nasa Bible, we became righteous when we accepted Jesus Christ. Ayan po yung nakasulat diyan. Hindi sa gawa natin. Sabi ng Ephesians chapter 2, verses 8 to 10. Not by works, but by faith. Amen? Naligtas tayo dahil sa pananampalataya and right there and there, dineclared na po tayong righteous sa harapan ng Diyos Ama. Doon nga po sa kalangitan. Dahil we accepted Jesus Christ as our very personal Lord and Savior. So, ang pagiging righteous pala sa Bible, or should I say, ang totoong definition ng righteousness, ang katotohanan pala, ito ay ibinihis sa atin. Wala tayong ganawa, ibinihis sa atin ng manampalataya tayo kay Jesus. So, I hope sa maikling videong ito, naintindihan po ninyo yung pananaw ng mundo ng righteousness, which is a false righteousness actually, at yung pananaw ng Bible tungkol sa righteousness, which is the true righteousness actually. So kung naintindihan nyo na po, kakain na po ako, mag-aalmusal na po ako. So oras na po kasi ng almusal, 6:13 na po ng umaga. So yan, medyo humid pa rin po, pero okay naman po, hindi na po kasing ulan kahapon. So again, thank you very much po sa inyong panonood at pakikinig. Jesus truly loves us all. Almusal na po tayo.